na ipapamalas na ni Kay Soto ang kanyang galing sa paglalaro ng basketball dito sa NBL. At 19 years old pa lamang siya na kung saan bata pa ang kanyang katawan at may ilalaki pa ito. Maging ang kanyang skills sa paglalaro ng basketball ay inaasahan na mag-i-improve pa dahil na rin sa patuloy si Kay sa kanyang pagsasanay at pakikipag-compete sa isang liga na mataas ang level ng kompetisyon at ito ay ang NBL Australia. Tinatawag na potential ang ipinapakita ni Kay ngayon sa paglalaro ng basketball dahil na rin sa wala pa si Kay Soto sa kanyang prime age na kung saan dito talaga lumalabas ang tunay na lakas at bilis ng pangangatawan ng isang atleta. Papalapit na rin ang NBA Draft 2022 at malapit na rin magtapos ang NBL regular season at dahil dito ay maraming mga NBA scouts ngayon ang nanonood sa mga laro dito sa NBL Australia. Isa ang NBL sa mga liga na tinitignan ng NBA dahil sa mataas ang level ng kompetisyon dito at kapag nakita nila na maganda ang laro ng isang player at sa tingin nila ay magiging maganda ang impact niya sa kanilang team ay binibigyan nila ito ng pagkakataon para maging parte ng kanilang team sa NBA kasabay ng patuloy na development. You've been improving every game. Last Friday night against the Phoenix, you led the game in rebounding. Tonight we're seeing the offensive punch. There's still room for improvement though. Of course, just trying to get better each and every day, and I'm just lucky to have my team around me to help me get better in practice, and we'll just continue getting better as a team. Ibang klase rin ang ibang commentators at mga fans dahil na rin sa kinikilala nila ang galing ni Kay sa paglalaro ng basketball. Aminado naman si Kay na malaki pa ang kailangan niyang i-improve sa kanyang laro. Kaya naman magiging isang dominant na player talaga si Kay Soto kapag nasa prime age na niya ito at nasa kanyang peak ng laro. Hindi naman maiiwasan na meron at meron pa rin hindi kumbinsido sa laro ni Kay. Kahit nakikita na nila na unti-unting gumagaling si Kay Soto dito sa NBL Australia dahil nasasanay na siya sa mataas na level ng kompetisyon at kitang-kita ang improvement niya sa kada laro. Patuloy naman ang pag-angat ni Kay Soto sa listahan ng mga players na maganda ang nilalaro dito sa NBL dahil na rin sa maganda ang ipinakita niya laban sa New Zealand Breakers at kung ganito ang magiging resulta ni Kay sa karamihan ng natitirang laro niya dito sa NBL Australia para sa NBL 22 season ay malaki ang pag-asa na makapasok si Kay Soto sa top 60 ng NBA Draft 2022. Unti-unti nang nakukumbinsin ni Kay Soto ang karamihan sa mga NBL commentators at analysts at nagagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang magandang performance. Alam kong lahat tayo ay gustong makita ang isang Kay Soto na nasa kanyang peak at walang duda na magiging isang dominant player si Kay kapag naabot na niya ang stage na ito. Marami pang pagdadaanan si Kay Soto at isa ito sa magpapalakas pa sa kanyang laro at mukhang hindi rin nagkamali ang mga NBA scouts sa nakita nilang potential dito kay Kay. Nasabi na rin ni Coach Broton na makakaabot si Kay sa NBA dahil na rin sa patuloy ang pag-improve ni Kay sa paglalaro ng basketball. Update naman tayo sa third import ng Adelaide 36ers na kung saan hindi na matutuloy si Casper Weir na pumunta dito sa NBL Australia para sa team sana ng Adelaide 36ers dahil na rin sa apektado ito sa nangyayari sa Russia. At dahil na rin sa may sanctions ang bansang Russia at apektado ang pagpapadala ng pera doon na gagamitin naman niya para sa pagproseso sana ng kanyang pag-alis sa Russia. Kahit na walang third import ang Adelaide 36ers ay mukhang magagawa naman nilang manalo sa mga natitirang laro ng mga ito.